Good morning, kids! Ako si Ate Kia at ako ang magiging teacher niyo ngayon para sa ating Sunday School! Yay! Gusto niyo ba ng panibagong kwento? Bago ang lahat, tayo muna ay magpipray. Paano nga ulit ang tamang pananalangin? Tama! Pikit ang mata at tumungo. Ngayon, sundan nyo ang sasabihin ni Ate Kia. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay na ibinigay nyo sa amin. Maraming salamat po sa kaligtasan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Panginoon, dalangin po namin na sana po ay maunawaan po namin ang kwento na ituturo ngayon at magamit ang bawat aral sa araw-araw. Kayo na po ang bahala sa amin. In Jesus' name, Amen! Ngayon naman, tayo ay aawit. May mga inimbitahan si Ate Kia na kaibigan para samahan tayo. Pwede nyo ba silang sabayang umawit? Kung gayon, tara na at unawaing mabuti ang mensahe ng kanta. Oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little eyes what you see. There's a father up above who is looking down with love. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. There's a father up above who is looking down with love. So be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little tongue, what you say. There's a father up above who is looking down with love. So be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above who is looking down with love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. There's a father up above who is looking down. Oh, be careful, little heart, whom you trust. Oh, be careful, little heart, whom you trust. There's a father up above who is looking down with love. So be careful, little heart, whom you trust. Oh, be careful, little mind, what you think. Oh, be careful, little mind, what you think. There's a father up above. Very good, kids! Sabi ng kanta, be careful on what you see, what you say, what you hear, what you do, and where you go. Kasi nga, sabi, mayroong Panginoon dun sa taas na nakatingin sa atin at binabantayan tayo sa bawat kilos natin. Ngayon naman, magbalik tayo sa kwento last week. Ano nga ulit ang kinwento ni Teacher Heidi? Tama! The Parable of Talents. Ngayon, nakinig ba kayo? Kung nakinig kayo, ano nga ulit ang ibig sabihin at mensahe ng Parable of Talents? Huwag natin itong gamitin para lamang kahangaan tayo ng mga tao, kundi gamitin natin ito para sa kapurihan ng Panginoon bilang pasasalamat sa biyaya o talentong pinagkaloob niya sa atin. Gamitin natin ang talentong meron tayo
sa mga makalangit na bagay. Ang bawat isa ay biniyayaan ng Panginoon ng kanya-kanyang talento. Mayroong marunong umawit, marunong sumulat, magpinta, mag-drawing, o kung ano man yan, iyan ay biyaya sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, maging matapat tayo sa mga ginagawa natin at gamitin natin ang mga talentong meron tayo sa mga makabulong bagay, lalo na sa paraang ikasasaya ng Panginoon. Kung inyo pa napapanood ang story ni Teacher Heidi, maaari niyo itong balikan at panoorin pagkatapos nito. Handa na ba kayong makinig para sa panibagong kwento? Tahimik muna tayo at makinig ng mabuti sa ikukwento ni Ate Kia. Kung alam niyo na ang kwento, hayaan niyong i-share ko ulit sa inyo para mas lalo niyo pa itong maunawaan. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa Parable of the Sower, o sa Tagalog, ang kwento ng maghahasik. Isang araw, may isang farmer o magsasaka na napagdesisyon ng pumunta sa bukid upang doon maghasik ng mga binhi. Ate, ano po ba yung mga binhi? Iyon ay yung mga buto na kailangan upang magpatubo ng isang halaman. Ngayon, sa paghahasik niya ng mga binhi, ay hindi na niya namalayan kung saan iyon napunta. Nagkalat na ito. Merong napunta sa daanan, mayroon namang napunta sa mga batuhan, mayroon namang napunta sa mga matitinik na halaman, at mayroon namang napunta sa mga mabubuting lupa. Yung mga buto na napunta sa daanan ay natapakan ng mga tao. At hindi nagtagal, may mga ibon na dumating para kainin ang mga buto. Yun namang mga buto na napunta sa batuhan, ito ay tumubo. Pero, nang sumikat ang araw, ito ay nalantarin at nasira. Bakit kaya? Kasi, wala itong ugat at mababaw lamang ang lupa na meron dun sa batuhan. Kaya hindi nagtagal ay nasira rin ito at nalanta. Mayroon namang mga binhi na napunta sa matitinik na halaman. Ito ay tumubo, ngunit kagaya ng mga binhi na napunta sa batuhan, di rin nagtagal ito ay nasira o nalanta. Bakit kaya? Kasi po, dahil matitinik yung mga halaman, siniksik nito yung mga tumubong binhi at di nagtagal ay nasira din ito. At ang huli naman ay napunta sa mabuting lupa. Ano kayang nangyari sa mga binhi? Ito ay tumubo at hindi kagaya ng mga nauna na napunta sa daanan, sa batuhan at sa matitinik na halaman, ito ay tumubo ng napakatagal at nagbunga. Dahil napunta ito sa mabuting lupa na naglalaman ng mga kinakailangan ng isang halaman para mabuhay ng matagal at magbunga ng napakarami. Sa tingin nyo, ano kaya ang nais ipahiwatig ng kwento na sinabi sa inyo ni Ate Kia? Ano kaya ang nais ipahiwatig ng maghahasik o ng farmer? Ano kaya ang nais sabihin ng binhi o ng buto na inihasik sa mga iba't ibang lugar? Ano kaya ang ibig sabihin ng daan, ng batuhan, ng matitinik na halaman, at ng mabuting lupa? Ganito ang nais sabihin sa atin ng kwento na itinuro ko sa inyo. Ang binhi, pinapakita nito ang Word of God o ang salita ng Diyos. Samantala, ang maghahasik naman o ang farmer, iyo naman ang mga nagdi-disciple sa atin o yung mga nagsha-share ng salita ng Diyos. At ang huli, yung mga lugar naman na kinahulugan ng mga binhi, iyon tayo na nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Yung mga binhi na nahulog sa daanan ng mga tao, iyon yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi man lamang nagbunga kahit kaunti. Bakit kaya? Kasi inagaw sila
ng kaaway o ng ibon at kasi hindi nila itinanim sa kanilang puso ang kanilang mga salitang narinig. Samantala, ang mga binhi naman na nahulog sa batuhan na tumubo, sila naman yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, tumubo, tinanggap nila ito ng buong galak, pero hindi rin nagtagal, nawala rin sila at nanghina. Yung sun na sumikat, yun yung nagre-represent sa mga problema or sa mga pinagdadaanan ng tao, at yung tumubo naman, yun tayo. Nagbunga nang makarinig tayo ng salita ng Diyos, ngunit nung dumaan yung problema, ay nawala rin at nanghina ang pananampalataya natin sa Panginoon. At yun namang mga binhi na nahulog sa matitinik na halaman, yung mga nagbunga, sila yung mga nakarinig rin ng salita ng Diyos at nagbunga pero namatay rin. Bakit kaya? Kasi yun pong mga matitinik na halaman na siniksik sila dahilan para mamatay yung mga tumubo, yun po yung mga nagre-represent sa mga makamundong bagay or anumang ino-offer sa atin ng mundo para mawala tayo sa Panginoon. Kaya hindi nagtagal, ito ay namatay o kung tayo yun, nawala sa pagsamba sa Panginoon at nawala ang pananampalataya natin sa Kanya. Ngunit ito ang magandang balita. May mga binhi na nahulog doon sa mabuting lupa. Sila yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos at nagbunga. Sila yung mga tao na piniling manatili sa pananampalataya nila sa Panginoon. Ginamit nila lahat ng narinig nila ng mga salita ng Diyos para magbunga o lumago bilang hindi lamang Kristiyano, kundi bilang isang anak ng Panginoon. Ito ang aral ng kwento. Sana, kapag bahagian tayo ng salita ng Diyos o ng Word of God, tanggapin natin ito ng buong puso. Huwag tayong maging katulad ng mga binhi na hulog sa daanan, sa batuhan o sa matitinik na halaman, bagkus ay manatili lamang tayo doon sa mabuting lupa at hayaan natin na magbunga tayo bilang anak ng Diyos. Gamitin natin lahat ng natutunan natin para sa Kanyang kapurihan. Hayaan natin magbunga ang lahat ng ito para makita ng iba sa atin na tayo ay lumalago bilang mga Kristiyano o mga anak ng Diyos. Gamitin natin ang lahat ng ating natutunan sa makalangit na gawain o sa kahit anong gawain na maaaring makatulong sa ating paglago. Bilang mga bata, sa simpleng pagsunod natin sa ating mga magulang at paggalang sa kanila, ay napapapurihan na natin ang Panginoon. Kasi sabi ni Lord, mahalin natin ang ating mga magulang. Iyan ang kwento ng maghahasik o ang Parable of the Sower. Sana ay naunawaan nyo ang kinwento sa inyo ni Ate Kia at baunin ang bawat aral sa araw-araw para makita ng iba na tayo ay anak ng Panginoon. Hanggang dito na lang. Ngunit, para tapusin natin ang lahat, tayo ay manalangin. Muli, paano nga ulit ang tamang pananalangin? Dikitang mata at tumungo. Ngayon, sundan nyo ang sasabihin ni Ate Kia. Panginoon, muli po, kami po ay lumapit sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga salita at sa mga tao na ibinabahagi ito para kami ay lumago bilang inyong anak. Panginoon, humihingi po kami ng paumanhin sa mga bagay na aming nagagawa. Sana po, kayo po ang dumaloy sa aming puso at ituro niyo po sa amin ang tama. Dalangin po namin na sana po ang kwento ng Parable of the Sower o ang maghahasik ay tumanim sa aming puso at matutunan namin na kung paano ang paglago bilang Kristiyano. Maraming salamat po sa inyo na po namin tinataas ang lahat. In Jesus' name, Amen. Yun lamang. Hanggang sa munding nating pagkikita. Bye-bye!